ng buhay dito sa mundo natin at hindi masiyahan ang iyong damdamin. Di sapat ang biyaya, hiling pa ng hiling, dahil kaya hindi mo makayang tanggapin na ang iba'y higit ang talino at galing. Kung ang lahat ng bagay iyong maaangkin, may paghamon pa kayang maaaring harapin? Ano pa pangarap na iyong aabutin? Wala ka na mga mithiin, tutuparin ang buhay mo ay tuluyan ng mahimbing. Marami pang bagay ang maaaring tuktasin at napakalayo at ang langit sa lupa, iyo rin lalasapin. Marami pang bagay ang maaaring tuklasin at napakalayo pa ng iyong mararating. Tibayan mo ang loob sa lumang darating, lalapit ang biyaya ng hindi napapansin, at ang langit sa lupa, at ang langit sa lupa, at ang langit sa lupa, iyo rin lalasapin. Dumating na ho yung track na mga tagahanga ng Ryan Musikahan. Alam niyo ho, magkakasya lang ho sila sa isang jeep. Kung nakikita niyo lang sila kung gano'ng feel sila kadami dito. Mga kaibigan, yun po ay nilikha ni Gina Stan mula sa isang Filipino musical na na ang pangalan ay Magsimula Ka. Napakaganda ho nung awit. Ang ganda ho nung message ng song, it's about hope. And it's about aspirations. It's about the driving force behind all the young people. Mga kaibigan, puro mga bata pong kasama natin ngayong gabi. Si Dingdong Avanzado, si Racel Tuazon, at si Ito Rapadas. Diyan lang ho kayo. Mga kaibigan, kung nasusubaybayan niyo yung aming mga ibang episodes, pinag-usapan namin dito yung kung paano kayo makapasok sa isang sa profesyon ng pag-awit. At kung baguhan kayo, ano yung mga dapat niyong gawin? Yung pinag-usapan natin dati dito sa musikahan na kailangan meron kayong mahanap na manager o isang backer o isang composer na maaring magbigay sa inyo ng mga awit. Meron din hong importante na kailangan nyong pag-isipan bago kayo pumasok. At ito ay kung ano yung target audience na inyong gustong puntiryahin. Kayo po ba ay aawit sa mga bata, sa mas matanda o yung mga kasing edad nyo? O kayo ba ay aawit sa perya? Hindi, loko lang ho. Aawit po ba kayo sa television at anong mga shows ang aawitan nyo doon? Tutuhugin nyo ho ba yung Eat Bulaga at saka yung lahat ng mga television shows? Ano ho ang aawitin nyo, para kanino at sino makikinig sa inyo?
Dahil kung isipin nyo, yung mga katulad ni Gary at Martin nung sila'y nag-uumpisa, syempre ang kanilang iniisip yung mga audience na kasing edad nila, mga bata. Ngunit habang tumatagal, nagiging popular sila at ngayon ay malaki-malaki na sila at nado na yung steady na ho yung kanilang career, syempre yung mga audience nila dati tumatanda. So, syempre yung kanilang mga inaawit ay dapat ibinabagay dun sa kanilang mga audience. Tulad din kunyari nila Basil noon at nila Ku. Ngayon siguro ang audience nila hindi katulad ng audience nila Martin at ni Gary ngayon, no? Siguro mas matatanda ng konti, mas siguro mga nagtatrabaho sa opisina. Siguro yung dati lang audience na mga estudyante, ngayon yung mga medyo mga junior executives na o kaya mga senior executives na. Anyway, kasi ang problema pagka tayo umawit ko, kunyari ikaw matanda ka na, medyo may edad ka na, tapos pumasok ka sa showbiz at palagay natin umawit ka ng disco o kaya rap, baka ma-confuse yung audience, hindi alam kung ano talaga yung gusto nyong gawin. O kaya kunyari bata kayo, hindi naman bagay, kunyari kakanta kayo ng "And now, the end is near, my way." Anyway, mga kaibigan, ang ating mga bisita ngayong gabi ay may kanya-kanyang audience. Uunahin po natin ang isang napaka-batang singer at siya'y walang iba kundi si Dingdong Avanzado. Kasama kita.
kasama kita. Mga kaibigan, si Racel Tuazon. Kailan
Mga kaibigan, bagamat unang beses pa lang, unang pagkakataon pa lamang nitong bisita natin dito sa Musikahan, ang pangalan po ni Racel Tuazon na hindi baguhan sa larangan ng telebisyon. Siya po ay nakikita niyo sa Small Brothers. Magandang gabi sa iyo, Racel. Hello, good evening also, Ryan. Alam niyo, sabi niya kanina sa akin, akala ko kayo'y matanda na at masungit na hindi mo sa plato. I didn't say that. Uy, naiba naman. Then, naloko na kita. Kasi ngayon lang ho kami nakakilala ni Racel. Alam niyo si Racel, ang kaakala ng magulang niya siya ay magiging dancer dahil mahusay daw siyang sumayaw. Hindi lang akalain magiging singer. O ngayon, singer ka na. Oo nga. Ano masasabi mo sa iyong profesyon? Oh, well, exciting. Talaga namang first love ko ang singing. In fact, when I started singing, I was very small. Talaga maski nasa jeep ako o nasa school, I really sing. And also dancing. But you didn't have any formal training. I mean, did you go to any school or teacher? Nga eh. Okay. And this is self-taught, no? Okay. And nabalitaan ko na ikaw yung umaawit ng ilang beses sa isang linggo. Tagalog na Tagalog. Hindi, hindi naman, no? Once na lang ngayon. Ah, I see. Sa Manila Garden, Nico at, Hotel. Okay. At anong klaseng mga awit ang iyong mga inaawit? What kind of songs do you sing? Kundi man songs, that's why. You're not really kidding. Ano? At the age of 19 right now, imagine I'm singing kundi man songs. Why? Ano yung? Yung mga tipong, ang alitap-tap, ang alitap-tap. Hindi, bakit? Is this venue venue for this kind of songs? It's not the usual lounge act? Mm-mm. Actually, it opened last month, I guess. Two months na ngayon. Kabubukas pa lang. That's at Nico. It's Intramuros Bar. I see. Mm-hmm. This is the all traditional Filipino music. Yeah. Yeah, that's great. Talaga. Akala ko ikaw yung mga bars na... Okay. Pero I used to sing standard songs also because I'm singing at Altitude 49 before. And yun. Paano mo ito na-blend together? You're still in school and then you're singing in a hotel and then you're doing tapings for Small Brothers. How do you do that? You know, it's really hard. Lalo na sa case ko right now, graduating ako at UST. I'm taking up tourism. And my thesis pa, and then at the same time you have to tape for Small Brothers, and I'm doing a movie right now, so it's really hard. That's my first movie. It's just a matter of, I guess, planning everything. Yeah, priority. I mean, with the help of my mom, of course, and my family, my dad. Tulong lang. Ano may ipapayo mo dun sa mga mahilig kumanta, yung gustong pumasok sa larangan ng pag-awit? Ano may ipapayo mo sa kanila? Kasi yung pagkanta, hindi basta-basta yun eh. You have to love it. I mean, gaya ng ordinaryong trabaho lang, di ba? Everybody, kapag nagtatrabaho ka, kailangan mahal mo yon. Just like singing, you have to love it. Yung pagkanta, yung tema ng pagkanta mo, and the song itself. Yun ang sikreto. Ayan, si Racel Tuazon. Yung feelings. Kaibigan, maraming beses niyo pa siya makikita sa Small Brothers. Yeah. At sigurado ako, makikita niyo siya, malalaganap ang pangalan niya sa television. Ngayon naman, Racel, meron tayong isang bisita. At kalimitan po, kasama niya, nakakasama oo, po siya kasama sa... Oo, kasama ko rin to. Sa Small Brothers, kasama niya. At kalimitan, kasama niya po yung Neo Colors. Pero ngayong gabi, nag-iisa po siya. Mga kaibigan, si Ito Rapada. Na napong hamunin ang aking mundo pag
Thank you, Ryan. Ikaw ang nag-compose itong kanta, di ba? That's right. Wow. So, marami ka bang nililikha mga awitin? Do you compose a lot of songs? Actually, that was the first song that nakumpleto kong i-compose. Nabuo ko. Mahirap, no? Mahirap talaga. And once you've started, siguro masasabi mo, inspired ka ng gumawa, di ba? Pero, nahirapan ako dyan eh. But, I've done some other songs which I added up in my second album. And siguro I'll continue to do more songs. Yeah, yeah. This is a little piece of trivia, no? Ang title nitong awit na ito ay Maghihintay Sa'yo. Maghihintay Pero alam mo, the truth is, akala ko ang kanta ang title ay Mahal, Mahal na Mahal Kita. Yeah. Kasi, ang lakas nung ano, nung recall nung line na yon. Actually, marami nga nagsabi sa akin, even Gary. Gary yeah. approached me the last time that when that song came out. Sabi niya, "Hey, your song yung Mahal na Mahal Kita." Sabi niya, "It's nice." I go, "No, but the title of that is Maghihintay Sa'yo." That's right. What are your career strategies right now? What do you intend to do? What do you plan? Siguro, people would notice that my market, di ba, I'm geared towards the kolehiyalas, yeah. the high school students. And I'll still be doing shows, no? For them, like in fact, we are planning campus shows. Yeah, great. I'll be visiting Fantastic. The different campuses. I haven't done that for quite some time. I think last year hindi ko nagawa yan. So this year, that's what we will be doing. Plus, aside from the campus tour, we will be having a national tour. Oh, great. Middle of the year. Para naman yung mga tao sa probinsya, maabot naman namin, no? Because I've been doing the rounds of the provinces last year. And mukhang maganda, so we decided to come up with a national tour yung talagang maayos lahat. How about the movies? Are you doing any films right now? Well, as far as movies are concerned, the last movie I did last year was Love at First Sight under Viva Films. My contact with them expired. Right now, the management, the one that's managing me, Shinon, is getting me towards a different kind of role. Different kinds of roles. Kasi hindi lang pang bagets or di ba yung hindi limited ang roles. At least, kahit paano, you know, I mean, I'm growing old also. So, I have to grow up. Your audience is growing old also. Yeah, my audience is also growing old. Like what you said kanina, right. di ba?
So, syempre kailangan mag-widen yung market. And plus the fact that I want to do other movies aside from the youth-oriented movies. It seems like meron kang influence sa music. I mean, with this kinds of songs, no? Meron ka bang ina-idolize before? Good that you mentioned that. Well, siguro masasabi kong inspiration, my biggest inspiration would be Barry Manilow. Parang si ano, no? Si Badong. Si Juan Miguel. You know, Gino Padilla also likes... And Gino Padilla. Yeah, right. He likes also Barry. As a matter of fact, when I was starting out, talagang ano, Barry Manilow din ako. If you notice, Ryan, my chord progression, it's very Barry. Diba? Kayo talaga, no? Yung mga nagkundira na si Ogie. Of course, Gary. And the people from Men in Music, no? That's true. Naparkado ko yun. It's 3 in the morning. You're nowhere in sight. And all that I wanted was to be with you tonight. The love in is fading so fast. No matter how hard we try, some good things never last. But what good is holding on when you them inside.
There's someone who really needs me out there in the night. We live for the future. We learn from the past. No matter how hard we try, some kasama po natin dito si Ito Rapada. Rapadas, I keep on saying Ito Rapada. Rapadas. Si Ito po ay kasama sa Neo Colors at siya ang lead vocalist. Tatanong ko sa kanya, dahil kalimitan ho, yung lead vocalist ng band, humihiwalay sa banda, nagiging soloista in the future. Meron ka bang plano na ganyan in the near future? Siguro wala akong definite plans right now. Pero iniisip ko rin yung kahit paano. Ang usapan naman namin within the band ay kung anong man plano namin the near future, pag-uusapan namin to, tsaka hindi makakabuti ba sa bawat miyembro. So hindi pa naman, wala pa naman definite plans right now. Palagay mo mas makatutulong kung hindi ka muna alis, o kung mas makabubuti sa inyong lahat kung magsasama-sama muna kayo sa band, dahil marami naman singer ngayon, maraming male singers, maraming male vocalist ngayon, but ang plus mo ay may banda ka, hindi katulad ng mga usual vocalists na soloista lang sila. Yun ang ano nila, no? Yun ang ginagawa nila. Palagay mo mas makabubuti ito na hindi ka muna alis? Oh, right now, sa tingin ko, mas makakabuti sa akin kung hindi ako aalis. Kasi I learned a lot from the New Yorkers. Until now, I'm still learning from them. Mm-mm. Iba din yung sa likod mo, may bandang tumutugtog. Totoo, totoo. At saka yung experience sa live performance. Talagang malaking bagay yun. O, nahahasa ka kasi at least may kasama ka doon. Hindi ka masyadong nervous. Kunyari, yeah. Soloista ka, nakaka-nervous yun eh. Totoo at least yan. Kasama mo sila, mayroong yes. Sumasalo sa'yo. Alam niyo mga kaibigan, tulad po ni Racel, si Ito po ay gagraduate ngayong March ng AB History sa UP. Wow! Anong gagawin mo pagkatapos? Historian ka na. Hindi. Iniisip ko magtuturo yata ako. Magtuturo ako. I'll try for 2 sems. Ganun, titignan ko lang kung ano. Tapos kung if things work out, sana pumasok ko ng UP Law. Mm-hmm. O kung hindi ako nakapasa sa UP Law. Kahit anong school of law dyan sa ano. Sasabihin ko sa'yo, ha, kung ang tatanungin mo, ang sarap-sarap magturo. Lalo na kung sa UP ka magtuturo, dahil yung mga estudyante doon, medyo baliw. Teka, alam nyo, si Ted, I'm sorry, here he goes. You know, the reason why I keep on making this mistake is because nung narinig ko nga itong awitin na ikaw pa rin, nung nakita ko yung pangalan niyo, sabi ko, wow! Ang ganda nung, okay, nag-hit itong kanta naman ng Neo Colors. Ayun pala, hindi ikaw yon. Hindi nga ako, no. Sayang. Nagkataon mo mga kaibigan kasi pareho sila ng, meron silang parehong pangalan, yung Ito. Well, do you do lots of collaborations or do you do much of your compositions? Yeah. Meron na ako nagawa na ako lang dun sa first album namin tsaka sa second album. Marami din akong collaborations with one of my co-members, si Jimmy Antiporta. That's right. And also, Giselle Jimenez. Yeah, but you do mostly kung collaboration lyrics. Otherwise, when you do your songs. Sometimes I add a little to the melody, pero karamihan sa letra. Ito, let's listen to Racel. Forget these wide-eyed fears. I'm here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here with you, beside you, to guide you and to guard you.
That's all I ask of you. Let me be your shelter, let me be your strength. You're safe, no one will find you, your fears so far behind you. All we need is freedom, a world that's warm and bright, and you always beside me to hide me. Naibigan niyo po sana yung aming munting palabas ngayong gabi. Nais ko po magpasalamat at nandiyan pa kayo kahit medyo hinahating gabi na yung aming palabas. At nais ko magpasalamat kay Ito Rapagas. Wala nga naman. Rapadas. Okay, sorry. Okay lang. Si Racel Tuazon. Thank you, my pleasure. Of course, especially si Dingdong Avanzado. Thank you, Ryan, at thank you sa inyong lahat. Aba, kailan kayo tatangkad lahat? O nga, no? Maraming hong salamat ulit. Nagpapatatagal
side.